So guys, this is my dream car. Wala. Ngayon, dami nag-request kasi ano yung pinaka-paborito kong kotse, ano yung hindi masyado, ano yung paborito kong SUV. Tatlo lang naman SUV ko, di ba? Hindi naman marami. So today, itatakal natin yan from my least favorite, kasi lahat naman yan favorite ko, kaya ako siya binili. From my least favorite sa pinaka-favorite ko. Okay? Let's do this. Hindi ko alam kung papakita ko yung kotse o kasama ko or even interior. Hindi ko alam. Pero isa-isahin muna natin. First up, siyempre, yung use nila. Ang gagawin ko sa inyo, isasabihin ko yung kotse, anong yung use nila, ano sa 8 cars ko na nandito. Okay? So excited ako guys. I know you guys excited. Matagal-tagal din ako nakapag-vlog kasi nag-Christmas. And sobrang dami mga bisita at mga busita. So, eto na. Let's do this guys. Let's start up with this. In my SUV lineup, yung pinaka nagagamit ko, nagagamit namin ng family ko, is itong Ford Everest. Bakit? Kasi actually ito yung pinaka-simple na meron kami. Ito yung merong naka-rims lang, tapos lahat all stock. It's a 2018 na Ford Everest na titanium. Ito yung nabangga na karan, hindi ko pa nga nagagawa eh. So in regards sa loob, ito yung gusto ko sa kanya. Yan. May auto park siya, so pag hindi ka masyado marunong mag-park, ito yung ipapampapark mo sa kanya. Yan. Okay? It goes with 20-inch rims. Yan. Okay? 235, 55, 20. So, ang ginawa ko dito lang is in-adjust ko lang yung harapan. Kasi kapag tina-turn ko siya, sumaside siya. Eh, ayoko nang... Gusto ko yung kotse beefy. So, yan yung ginawa ko dito sa Ford Everest. It's just stock. All stock lang to. Yan. Hindi ko masasabi na ito yung least favorite ko, pero ito yung parang pinaka-daily na pamalengke, na pang-grocery and all. So, ito yon. Now, moving on. This bad boy right here, kapag wala akong driver, ito yung personal na SUV ko. Ito yung L322 na Range Rover na ginawa ko sa kanya is, syempre ayoko naman yung pang-majonders na itsura. So, yan ang ginawa ko sa kanya. Nilowered ko siya, dinarap ko siya. Yan. Slam to the ground. Yan. Okay, tapos na forged carbon siya. Yan, hindi ko pa nagagawang forged carbon tong chin kasi binili ng isang kuya sa Eagles yung kabrad natin. Forged carbon natin. So, naka-forged carbon yung accent sa gilid. And ito. And even yung interior niya, naka-forged carbon din siya. All the way. Yan. Forged carbon, forged carbon, forged carbon, forged carbon, forged carbon. Okay? So, that's the... Yan. Yan yung ano natin. Tinan mo kung gano'ng kagwapo. Yan yung personal na SUV ko. Yan. Nakabarugza. Barugzay body kits. Ganda na drop niya yun. No? Now, next. Next natin is yung pag may driver tayo, syempre, yung Cadillac Escalade natin na ESV. So, extended wheelbase siya. So, yan siya. Kasi ito naman, sobrang comfy kasi naman talaga nito sa loob. So, this is a V8. That's a V8. Ito is 2.4 liters. Na diesel, yan yung diesel yung Everest. So ito yung loob niya, classic. Yan, so kadalasan ito naka-forward yan dyan. Kasi dito ako nauupo sa likod. Yan, kaya kung mapapansin nyo, nandiyan yung mga kung anik-anik ng mga bata. Kasi ito yung family car namin pag may driver kami. Yan. So that's the SUV. Comes with 24-inch na rims. Kasi gusto ko medyo ano yun, medyo baller pa rin yung itsura natin kahit mahaba yung kotse. Yan. The least favorite na hindi ko naman masabi na least favorite na kotse. Isa lang naman ang sedan ko. Isa lang yung four-door ko. And one of my favorite din, syempre, this BMW LCI. Yan. So, ginawa ko lang siyang carbon fiber hood. Yan. Ah, forged carbon. Then,
Yan, nawala yung forged carbon ko rito. Hindi ko pa napapalitan kasi sobrang busy sa shop. Tingnan nyo, hindi ko pa nagagamit. Yan, may mga... Yan, so basically it's all stock. Pinalitan ko lang ng mugs. Hindi na siya stock. Okay, sige. O, yun. Tsaka yung wrap around niya, even the ductile forged carbon siya. Sobrang comfy niya. Yan, nakita nyo pa, madumi yung ano ko. Yung likod ko. And this is the front. Yan. Yan. Etong mga stickers lang yan. Dito to yung carbon fiber yan. Papalinis ko to soon. I think after New Year o bago mag New Year. So that's my BMW. Siyempre, dinarap ko rin siya. Yan. Most of my cars, hindi na masyado na sineset-up. Nilalagyan ko na ng mugs tapos drop lang. Actually, yun lang halos yung ginagawa ko. So this is my BMW LCI 2013. Now, ito yung some of the car sa car collection natin. The BMW, Escalade, Range Rover, tsaka yung Ford Everest natin. Now, let's go to the big boys. Okay? Ito na yun. So, papasok tayo sa loob ng bahay. Ayan. Babatiin tayo ng pond na hindi ko alam kung gagawin ko na lang na the garden. Ayan. So, ito yung... So guys, this is my dream car. Wala pa akong kotse noon. Unang-unang dream car ko talaga is a Dodge Challenger. Ever since na panood ko yung Vin Diesel na Fast and the Furious. But this one is special. Sa akin ha, para sa akin. Para sa ibang mga viewers, hindi. Kasi normal sa kanila, pero sa akin special to. Why? I had this tattoo, Daruma Dal. Isa lang yung mata niya. Wish Dal kasi yun eh. Pag natupad mo yung pangarap mo, tsaka mo lang siya gagawing dalawa. So, ito mismo yung gusto ko. Ang original color nito is black. It's a 2014 na Dodge Challenger. Yan siya. So, finorge carbon ko yung hood. Naka Liberty Walk. Yan. Tapos, basically stock din yung loob niya. Yan. So, yan yung loob niya. Yan. The plan is, gagawin ko itong sports seats and all. Roll cage and all. Kaya lang, sabi ko, bilhin ako isa pang auto kaysa galawin ko to. Comfy naman siya sa akin. So, V6 lang to, guys. V6 lang ito. Itong sa akin is not a Hellcat. Hindi siya yung D8. It's just a V6 engine. And I'm happy with this. I'm happy. Sobrang tipid din itong bad boy na to. So, ayan. Tingnan natin. Yan. Boom! And my latest acquisition is this Ford Mustang. Actually, hindi ko naman talaga trip ang Ford Mustang tsaka Camaro. It's just so happy na nung nilagay ito dito sa muscle car garage, napansin ko na wala siyang kasama. So, I bought. Ayan. Meron tayong Ford Mustang. This is a Ford Mustang 2016. Pilitan ko siya ng rims, tapos nilowered ko ng konti. Gusto ko lang sa kanya kasi sa lahat ng kotso ko, ito lang yung may auto start, yung pinipindot. Natuwa lang ako. Yan yung interior niya. Yan, this is a Ford Mustang. And salamat sa Drip for sponsoring. Yan. And lagyan ko lang siya dito. Yan. Okay. This is the Ford Mustang. Okay. So this is my most priced. Ito yung pinaka priceless ko. Syempre yung bike ng anak ko. Now, moving on. Dito sa side na to, this is the supercar garage. Ito, I call this supercar garage. Kasi dalawang supercars lang naman yung meron ako. Which is the Ferrari. Ito, ang story nito is, gusto kong magkaroon ng Ferrari. I used to have a 458 and an F430 in Dubai. So, medyo maano talaga siya, medyo matagtag siya talaga. And knowing me, ayoko na matagtag. So, matagtag pa rin to, pero ito na yung pinaka hindi matagtag sa lahat na matagtag na Ferrari. Okay? So, this is the Ferrari California. Ano siya? Originally, it's black. Tapos, red interior. Ayan, in-wrap around ko siya ng carbon fiber. Yan. Tapos carbon fiber na hood. Binago ko yung buong hood. Dinesign ko yung... Ako personal na nagdesign ng hood. Lagyan ko siya ng dragon kasi ako yung dragon ng front row. They call me the dragon. So, yan. Ako nagdesign yan kasi ayoko talaga nung parang ilong nung Ferrari California. So, I changed it to a carbon fiber. Yan. So, wala pa siya. Hindi pa siya nalalagyan ng rims. So, ito. Black accent, black top, and syempre, favorite natin is yung red interior. Yeah. Yes, sir. Yan. So, yan yung interior niya. Yan. Ayos. Boom. I change it to blue kasi lumabas yung Aquaman. Gusto kong gawing Aquaman. Actually, hindi ko pa nga napapaka-car wash. Shit. And syempre, my most comfortable na two-door
which is the Bentley Continental GTC convert GT convertible. So ito, nilagyan ko siya ng 22-inch na rims kasi ayokong magmukhang ma-jaunders again. Yan, ang story nito is binili ko yung Ferrari ng November. Then pinakita sa akin ito ng February. So I fell in love with it and I bought the car. Pero hindi naman ako nagsisisi. Minsan lang nagsisisi ako kasi sobrang money pit niya at ang dami ko nang pinagawa at sobrang mahal ng pyesa. Okay? So this is the Bentley Continental GT Convertible. Yan. And syempre, di matatapos yan nang walang hindi natin makikita yung interior. This, for me, ito yung mas pinakamagandang interior na meron ako. It's better than the Ferrari for me. Yan, meron siyang sports mode, meron siyang comfortable, tsaka meron normal mode. So yan, meron din siyang back seat. Oh yes. So yan. Tsaka ito yung gusto ko sa kanya. Kapag ka naiwan mo siya ng ganyan, sihigupin niya. Oh, vacuum fresh. So that wraps up the car collection. And I think I'll be having another one sa birthday ko, which is a JDM. Pero wag po tayo mag-expect ng mga GTR at mga Supra dahil mahal sila. Gusto ko lang talaga pagbigay ng mga subscriber na bumili tayo ng JDM car. It's not expensive. At least hindi siya masakit sa bulsa. So at least papagbigyan natin yung mga subscriber natin. So this, the Supercar Garage. That's the Muscle Car Garage. And this outside. Sa mga nagtatanong kung ba't hindi na nakagarahe, legal po dito mag-garahe sa subdivision namin as long na two-way siya. Okay? So, wag po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-worry. Okay? So, guys, that's the vlog for today. I hope you guys enjoyed the vlog. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell. Makikita nyo ulit lang car collection natin kapag nag-house tour na tayo. Next week, iniintay ko lang yung videographer kasi I need magandang mga shots with the car collection and the car collection. Okay? On to the next vlog. I'll see you guys soon. Guys, don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell. And always remember, sa Chubby Yummy. We out. Chubby out. Let's do this. Peace. So what's up, guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng kotse hindi na drive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years. And now, I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos. That's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mo maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that, guys, let's move on with the vlog.